So ayun guys, welcome po sa part 2 ng ating special interview. Nakakatawa po yung usapan po namin with Secretary General ng Aksyon Demokratiko, Mr. Leon Flores. Ito sir, medyo controversial naman ha, yung tatanong ko sa inyo. Kasi lumabas sa news nung isang araw, nagsasalita si Mr. Jay Sonsa. Okay. Ano po ba ang storya ni Jay Sonsa sa Aksyon Demokratiko? If you don't mind me asking. Yes, yes, sure, sure. Ito, dito lang tayo sa facts. Ano? Opo. Facts. Tumakbo siyang senator under Ol Rocco in 2004 sa Alyansa ng Pag-asa. So he was one of the senatorial candidates in 2004. Ol Rocco died in 2005. Okay. And then 2007, we considered him already nawala na sa partido kasi tumakbo siya sa isang party list na batas. And then 2009, tumakbo siya under KBL as vice president ng Pilipinas, ha? So he ran. So matagal na namin siyang hindi kasama sa partido. Ah, okay. So sobrang wala na. We don't even talk to him for the longest time. Mga higit isang dekada na, more than a decade since 2006. Siguro yung last niyang ano with the party engagement. So we no longer treat him as a party member. Of course, but I hope na yun lang, we don't want na may mga fake news na kumakalat. Okay. kasi kung iisipin mo, kapag nakita mo yung balita, isipin mo na parang, well, for the last 15 years, baka siya yung, baka he's been working. Hindi naman pala. Kinarify ni sir na lumipat na siya ng partido. Matagal na siyang wala sa Aksyon. Of course, naging bahagi naman talaga siya ng Aksyon. Matagal na. But he cannot claim to be a senior leader for the longest time. Matagal na siyang wala sa Aksyon. Even in 2010, tumakbo siyang vice president. Hindi nga under Aksyon eh. Under KBL nga siya tumakbo eh. Yun ang tumaguyo talaga ng partido. After, of course, si Ma'am Sonia Rocco helped. The Roccos were still there. Si Bobet, the eldest son. The Roccos. If there's anyone who can speak for Rocco, it's the Roccos. Diba? I mean, you cannot out Rocco, the Roccos. sila yung may ano, sila yung pamilya eh. And they met with Yorme on the death anniversary of Ol Rocco. Di ba supposedly naalala mo yun yung taking dapat ni Yorme. Yun nga, mukhang may nagsabotage, may nanggulo sa vaccination city of Manila. So to show sincerity, yun yung maganda dun. Si Yorme, really, nagkaroon pa rin ng dinner. Kasi kahit wala na munang taking kasi medyo magulo, we don't want na political yung ano, but it was a sincere gesture na sige mag-alignment ulit with the Roccos. So showing yun yung maganda, showing good faith, yes. Yorme. So yun yung maganda, no? And yun nga, there was an alignment, the Roccos gave their blessing that Yorme may be part of the party. On that day, member na siya ng Aksyon. Ah, nung day na yun. Nung day na yun. So yun siya yung ano natin. So Jason sa while we respect him for his views, but sana naman doon tayo sa facts lamang. Matagal na po siyang wala sa partido. 2007, tumakbo siya sa another party list. 2010, tumakbo siya in another party, which is KBL, as its vice presidential candidate. So, matagal na pong walang sway, walang posisyon, walang kinalaman si Jason sa Partidong Aksyon Demokratiko. Tinuguyod ito ni, ano din, ni Congressman, the late Congressman Ermy Aquino, who is our former chairman po. And of course, after ba ni Senator Raul Rocco, si Kong Hermy na yung nag parang sa Aksyon Demokratiko? Yes, yes. Merong iba meron naman, but during 2010 it was really moving forward. Sila Kong Hermy Aquino, Ernest Ramel. Ako, I have always been the vice, the after youth kasi I've been the vice president for policy naman. So all policy stand and issues, yung mga briefing with our senatorial candidate, alignments and policies also sa akin yun. So the partido, we've been fighting the good fight, kahit maliit lang kami, kahit matagal at medyo mahirap talaga, no? To navigate talaga the political terrain. Dahil sabi namin may prinsipyo tayong pinaglalaban, of course we have to continue the legacy of the great Raul Rocco, so we continue to invite good people in. Oh, talagang yun ang challenge, no? How will you navigate the political climate without losing alam naman natin, hindi lang natin sasabihin ko sino, may mga ibang partido minsan na pag lumaki, pag ano, minsan nawawala. So we'd like to, ano, ang sabi nga lagi ni Raul Rocco always tells us, and it's a paraphrase from the Bible, yung how do you keep the purity, how do you learn the guile of the serpent while keeping the purity of the dove? So dapat marunong tayong lumaro in the right way, we should know the game so that hindi tayo matalo in the game. At the same time, the purity of the dove, the integrity, the character has to be intact. So we're trying our best to get in the right people. Of course, some politicians na gusto sumama, sana tatalima sa prinsipyo that we stand for. Because I think, yun nga eh, sabi nga ni
sino ba yung sa interview ng isa na parang hindi dapat flags of convenience lang yung partido. Totoo. There should be alignment. And yeah, we can assure people with Yorme coming in, there were so many alignments and issues because we were so happy. They treated us as equals, kasama sa partido. Nag-align, there were some issues na, okay, mukhang we need a middle ground. Ano bang pwede na kaya na pasok pa rin sa prinsipyo. So, yun yung maganda naman. And we continue to engage our members now on Viber or what do you think of this issue. So, yun yung mahalaga. May alignments tayo sa polisiya at platform of governance. Ano ba yung dapat natin gawin? Nakita ko, sir, you are calling for volunteers. Yes, yes, yes. Members and volunteers. Paano po ba yun? Oo, anytime. You can message us on Facebook. We send out also a Google form for membership. We regularly do basic orientation seminar. Like, kanila lang, this is a Saturday. We had one lang, no, this morning. So, regular kami nag-orientation. Both candidates and members. Because we value their opinion. Mahalaga din na, yun nga, they align to the party principles. Na ano ba yung, what do we stand for? Hindi pwedeng sasama ka lang sa party del fans club ka. Di ba? Parang, yun yung ano na, parang, and even Vico and Mir realizes and recognizes this, hindi pwede na ang partido ay fans club. Dapat panatik, at we've seen this with some camps eh, naging panatik ko masyado sa personalidad, nawawala na yung prinsipyo. We should look at what the principles that we stand for, and because there are exemplars or mga ehemplo like si Mayor Isko at si Mayor Vico of these principles, then we should be the fanatic of these principles. It so happens they represent and symbolize these principles as well. So we cannot be a fans club sa mga personalidad, at even they themselves, humble servants as they are, know that and recognizes that. So we need to really push forward and advance itong mga prinsipyo na gustong isulong. Okay, so thank you very much po. Any last words po para sa mga viewers po natin, yes, sa mga supporters po ni Mayor Isko at ni Mayor Vico? Yes, maraming salamat sa mga nagpapatuloy na sumusuporta. Bukas po ang aksyon, nag-organize po tayo, mga aksyon kababaihan, aksyon kabataan. Meron kami mga aksyon na ano din, LGBTIQ, meron mga Muslim friends natin na gusto mag-organize, lawyers, also Lawyers for Yorme, sabi nila, kumbinsin na si Yorme, yun, we're doing our best to organize also. So bukas po ang aksyon demokratiko sa mga willing na tumulong, at medyo may malinis dapat yung layunin para sa ating bayan at para isulong natin isang liderato na mabilis umaksyon. Diba? Dahil sabi nga namin, dapat kailangan natin ngayon ng bagong kamulatan. So kailangan natin na mayroong bagong aksyon sa bagong pag-asa, na kailangan talaga natin ng aksyon ngayon. So yun lang, sana magkita-kita tayo sa mga orientation, sa mga pag-organisa, Zoom man yan, of course, keep safe lagi. So, mabuhay po kayong lahat, mabuhay po tayo. So, ako po, masasabi ko lang, in behalf po sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Yorme Isko, gusto ko lang din po magpasalamat sa aksyon. Kasi po, nakita po namin, kung lalo sa inyo at kay Sir Ernest, kung gano'n nyo dine-defend si Yorme Isko doon sa mga, alam naman nating puro paninirang puri at politika lang. And talagang nung nakita ko, ay, napakaganda, okay itong partido na to na dine-defend yung kanyang membro sa mga malicious na atake. Kaya maraming salamat po in behalf po everyone na taga Maynila and yung mga supporters po at fans ni Yorme Isko. Maraming salamat. So ayun guys, thank you very much po for joining us. See you po sa next video po natin. Tuloy-tuloy po yung coverage. Ako po, definitely I will be supporting Aksyon Demokratiko. Kaya tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys. Salamat.